Kanina po habang nagsasalaysay si Dondon, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang yung nagsasalita si Daddy na huwag siya patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako. Before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si Daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidente yun? November 5, 2016. Umuwi, galing ako doon. Nag-visit ako kay Daddy Friday night, Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Mr. Chair, pwede po ba ako mag-bisaya? Sige. Hindi, si Congressman Kit Flores, bisaya din yan. So, bisaya ni mo. Sige. Bisla ko. Okay na. Nailhan ako sa pagkitabo na. Ito, ako kapanday. Mr. Chair? Oo, sa to, sa to. Nailhan ako siya. Gigan itong pagkitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. And the chair will now recognize Congresswoman Jinky Luistro for interpellations. Congressman Luistro, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. I wish to raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, sa lahat ng membro ng squad. O, pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Dondon, Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng selda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pag-ita ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng selda namin. Dingding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa selda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa selda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng selda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail, habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, mga
Sinong nagkagulo? Yung mga guard doon at... Yung mga jail guards. Mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung tatlo na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos, pagkita nila doon, bumalik yung tatlo. Mamaya, babalik na yung pito na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang pito, pasok na yung pito. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sira kung sa pagpultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira na yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yun? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok dun sa loob, sa harap ng gate ni, sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa pito, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta dun sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun sa dito sa silda ni Mayor, putok ng dalawang beses. Pagtapos putok ng dalawang beses, magkasabay na yun sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Silda 7? Magkaparehas lang sila, dalawa. Tig dalawang putok. Oo. Patapos hinto siya, subay, ganun yung nabaril. Oh, lumaban, lumaban. Tapos sabay naman yung tatlong putok. Pak, pak, pak. Pumutok muna ng dalawa, saka sila nagsalita ng lumaban, lumaban, nagpaputok uli ng tatlo. Tatlo. Pagkatapos nung dalawang putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, mahihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung dalawang putok. Pagkatapos ng dalawang putok, nagsabi siya na lumaban, lumaban. No? Yun, sumabay naman tatlong putok. Pagkatapos ng dalawang putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban, lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay tatlong putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon, may pagkakataon kaya siya o kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor.
Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng dalawang beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng limang putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pa kiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong limang putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap. Hindi po, magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda Uno. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng dalawang putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung dalaway. Paghinto dito kami, or hinto na po doon sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa dalawang selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa selda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may dalawang baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok sana doon sa selda ni Mayor, yung sa kamay niya na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nasa nakasuksok sa hita nila? Ang paniniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa selda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa selda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, kanina sabi mo, nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? Dalawa kasing hawak eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam mo namin na sunod na yun si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos sub-jail. Yatay, yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Nandiyan na sa lista ni Mayor Duterte yun eh. Nasa listahan? Oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kasi alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos sub-jail,
Oh, sino yung kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Kuluni. Tapos ano yung, yun? Pakiulit mo? Aboy Kuluni. Aboy Kuluni. So may napatay din sa kolonya? Oo. May napatay din sa Aboy Kuluni? Hindi. Aboy Kuluni. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboy Kuluni o kolonya. Aboyog. Aboyog Kuluni. Oo. Ilan ang napatay doon sa Aboyog Kuluni? Yung balita doon, pang dalawa yata yung balita ng Ms. TV. Dalawa? Oo. Tapos sa BGMP, isa. Si isa. Intoy. Bago at, si Mayor. O, yung pangyayari doon sa Aboyog at saka doon sa BGMP, yun ang dahilan? Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor? Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Basta makapunta dun sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. May we request the Secretariat to please flash the picture. Secretariat. Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang police na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala? Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Sa, doon lang sa nakita ko sa mga TV. Maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga police na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po mag-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident? Yes po, Ms. Mr. Razaga? Yes, Mr. Chair. Kindly identify the police officer in the picture. Colonel Razaga? Sergeant Razaga? Mr. Chair, si Colonel Marcos? Colonel Marcos? Kilala niyo po ba talaga si Colonel Marcos? Nakilala lang po, Mr. Chair, sa after na sa insidente, sa, dahil makikita na sa TV, si Sir Marcos pala yun. Nakita niyo po ba siya doon sa insidente noong November 5, 2016? Hindi rin namin makita dahil nakapisto the wall din kami doon sa ano, malapit sa office na. Kaming tatlo, ako, Padilla at saka Prado. Doon. Nakikilala mo ba ang police officer sa picture? Na ilan ako sa pagkitabo na. Ito, ako kapanday. Mr. Chair? Oo, siya doon, siya to. Nailan ako siya, gigan na itong pagkitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. Pwede mo bang sabihin kung ito'y isa sa mga police or CIDG nakita mo na pumasok doon sa selda ni Mayor Espinosa? Hindi. Hindi ba siya kasama sa mga police na nakita mo? Di. Sa insidente ito? Di.
Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women. Please proceed. Lalong hindi ito marunong magtagalog, Chairman. Sige, Nay. Padayon lang, Nay. Sige, you can ask questions. Ano pong nalalaman nyo dito sa insidente na nagkaroon ng raid sa bahay ni Mayor Espinosa? Kasabot ka, Nay? Hindi lang yan. May hapon. May hapon, ma'am. May magabi. Gabi naman tayo ron. Kanang ang ako lang ang ika-istorya kami mga women's karon ang bahay ni mayor kaming mga women's ngadtoon ginanamo kay amo kanang limpyuhan. Yep. Onya kami time out please translate Mr. Chairman. Sila daw ay women's at pupunta sila sa bahay ni mayor para maglinis. Sige, Nay, padayon. Maglimpyo kami tibuok bahay sa sakop hasta sa gawas. Sa naglilinis daw sila sa buong bahay, sa loob at saka sa labas. Okay. Oh. Onya pag kuan na namo pag humanamog panguan panlimpyo, amo na sad nang kuanon ang mga sinina nila ni mayor kay amo na sang among gipangyagbyab. Ano bang ingon ba? Ipangyagbyab. Katapos nila maglinis, yung mga damit daw nila mayor sa to mga parang pagpag Mr. Chairman, mga pinilo man yabyab pagkahom man panamo pangyabyab hasta dito sa tibuok unya pangumanaw pangyabyab kita may ugsako sa bugas sako sa bugas amo gisuod ang mga sinina nga amo gipangyabyab dito sa sako. Walay sulod ang sa sako. Way sulod. Wa. Okay. Gisuod na mo lang ang mga noob o mga sinina nila so, mayor. Mga sinina mo inyong gisulod dito sa sako. Gisuod sa sako. Paglinis daw nila, meron daw siyang nakitang mga sako at doon nila nilagay yung mga damit ni mayor. Mm. Sige na, ipadayo na Maura to ako sa ikasir. Yun lang daw ang kanyang pagkagabi balik naman sabi paghigda. So sa gabi mabalik sila doon para doon sila natutulog. Di mo muhigda dito sa balay ni mayor? Ato mismo higdaan sa bahay ni mayor. Doon daw sila natutulog sa bahay ni mayor. Kasama po ba ninyo sa paglilinis at pagtulog sa bahay ni mayor ang dalawang babae pang nasa tabi ninyo? Daghan mi, oy. Maari po bang marinig ang kompirmasyon ni Ginang Teresita de la Austria at ni Ginang Yolanda Sumalang. Sige na Kami, maglimpyo gud mi dito sa bahay ni Mayor. Pirmi mi dito maglimpyo tanan among gilimpyuhan. Tinuutong yang giingon nga iyag-iyag na mo ang mga sinina. Pag humana mo giyag-iyag, ipanood na mo sa sako, di na namo ibalik dito sa kabinet. Tanan dito sa bahay ni Mayor amo ginang gilimpyuhan hasta itong mga kabinet ilawom sa lababo. Among gilimpyuhan. Sige na, kadali lang. Saan mi dito matug? Sige, sabi niya na nililinis daw nila yung buong bahay ni Mayor. Pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni mayor na ipagpag nila. No? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oo. Sige na Para hinlok yun ang bahay ni mayor. Para malinis daw ang bahay ni mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamao man, di ka mag-Tagalog, Nay. Oh. Sige pa tayo. Meron. Sige, okay. Kunti lang, kunti. Sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. August 2016,
naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan meron pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic na eh. Parang Augustin yata yun, ma'am. Augustin. Opo, ha? Kung Augustin po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Bago ang raid po. Kung Augustin po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo po buong bahay? August 8. Oh. Nasaan po si Mayor nung August 8? Sa ano po? Sa bye-bye. Saan po sa nakatira si sa Manila Mayor? Po. Nasa Manila po? Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila? Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? Dalawa po. Dalawang kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ika-apat? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-raid ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong wala nakabantay namang sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po. Kahit sa po bahay nila. Isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh, paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang kwento ko na. Kana siyang kuan man, ma'am, kanang nahibong lang ko, ma'am, kanang nagsigig-usig ang iro. Saba kaayo niya. Taod-taod na ini abot nga sakyanan. Gilili na ko sa buho. Na may buho ang ubalay. Kay pobre man lagi taon mi, ma'am. Niya. Karon paglili na ko na sakyanan ni abot. Nay, kadali lang. Siya sabi niya, nagtaka daw siya kasi nagpaingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganit to, nay? Nakalimot na ko. Sige, otro ha, otro ha. Nagsige, kanang kuan ba ang mga iro, sabak kayo, niya nay ni abot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may, can we hire a new interpreter? Because I cannot understand what we're talking about. With you around interpreting the I'm doing statements. This for the bayan. So please continue. Sige na eh. Nya, ang sign na itabo, pagkahuman? Pagkahuman? Niabot ang sakyanan, di ba? Niabot ang sakyanan. Oh, pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Nya, pilay pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila, nanlusad niya.
kana siyang naisa ko kagipang gikuha dito sa kuan nga naisuod, tulong ka sa ko. Marami raw sila doon sa sasakyan na nag-dumating, pagbaba, may dala-dalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan, ang sako. Wa mo kakita dito. Kung sa isulod, ana? Wa ko kakita. Pero pila kabuog sako? Gihoho man dito sa kilid sa gate nila, pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di itong mga patay. Gisuod sa sako. Yung sa loob daw nung sako, iniwan doon sa may gate. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buhok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay? Oo, gihuho dito sa kanang kilid sa ilagit. Doon daw sa gilid ng gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oh, pumasok po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At habang pagkahuman po girakrakan ang balay. Pagkatapos daw in-strafe yung bahay, ano tawag doon, yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, girakrakan ang balay unya. Moto pagkabuntag, pagkahayag na ako gipangutana tong nagkuan niya na nisukol ko no. Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw. Nisukol ko no. Kisa'y gisukol katong tao sa sulod sa balay ni Mayor? Na ako nisud nga tao sa sulod sa balay. Samantala nga, wa man ito'y tao pag ikanamuan ng kuan, paglimpyo na mo, padlak man at tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlak, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may tatlong sako na may tao. Tao ang laman. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Huwamang kukakuan nga na nakasood sila dito. Nahibuhong naman lang kung nga ilagirakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa kukakuan, ma'am, kay, your honor, kay kanasiyang kuan man. Nahadlok naman may pagsood. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman niya ang nanago naman ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga kauban sa amo. Nagtago daw yung mga kasama niya dun sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay nila. Magkatabi lang. Nagporma lang el. Ingon ana ang balay ni Mayor di asad bidire. Pagkatapos po ng insidente ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa nami mo balik nga tumam, oy. Hindi na hadlok naman mi. Dahil natakot daw sila. So hindi nyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O nakasarado pa rin kung paano nyo iniwan nung huli kayong nandudoon? Naalay, naglugabo dito. Naay? Bura ang ilang dangtan o pila ka adlaw siguro to ang magitanaw ang mga padlak sa pultahan ng abungkag. So yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila yung mga padlak sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga, kung ano man ito, ma'am, ay, kanang nahadlok naman kung may magmusood kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Mr. Chair.
Ay, Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? Anim po. Pang ilan po kayo? Pangalawa po. Pang ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother? Kuya po. Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si Daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si Daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat. Kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami ma'am kasi ano, yung mga supporters na iba ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang, tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi, yung iba naiiwan po natutulog kasi nagro-rosary po kami doon. Every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung ano na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira, alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga pulis si Mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan, parang ano na lang po, parang inano na yun, na pinunta na kay, inatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si Daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Don Don, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si Daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako, before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si Daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidente yun, November 5, 2016? Umuwi, galing ako doon. Nag-visit ako kay Daddy Friday night, Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po doon sa bahay niyo sa... Nasaan po ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na ano po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin doon sa kanyang affidavit na habang nasa krami siya, kasama ang inyong ina at kayo, opo, ay kinausap siya ni Senator Bato upang makipagtulungan at idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila De Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari nyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari dun sa EIDG po, bali di namin iniiwan si kuya kasi natatakot na kami nun sa nangyari kay daddy. So dalawa talaga kami babae nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap. Bali, dito sila nag-usap, tapos dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po. Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni mami para lang po, di namin maiwan talaga si kuya. Narinig ko lang po noon, ano, na yung naklaro ko lang talaga sa ano ko po, sa pinag-usapan nilang dalawa na, oh, ano Kerwin, kumusta? Sabi ni General na ano, na, Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos na parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Ano yun, isog. Sabi niya, ano, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato na ano, dapat
kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa ano, kasi parang magpapunta naman si Kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya, ano, pag di mo yan makumpleto, di ka susunod sa plano, yun, doon na ako nanginginig. Parang di ko na nga, ano, na sabi ni General Bato na, pag di ka sumunod sa plano, anong tawag doon, yung parang ano daw, yung buhay ni Kuya. Ano ba yung tawag doon? Yung parang... malalagay sa alanganin po. Tapos, pag si Kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya, baka masali din daw po. Kaya yun si Kuya, nagyuko pa yun si Kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni Kuya, opo, opo sir. Ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. O ito, ano ha, yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, oh, hello, Joby. Ganun yan ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, oh, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang ano na yun, naputol na po yun, ma'am, kasi yung narinig ko po, ano lang, yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby, pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami sa, before noon, nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby niyo pong nakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo, kasama ang pamilya mo. Ano yung plano? Parang same kay Daddy po. Kaya sinasamahan namin si Kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan isabi na po ni Kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan na ipinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po? Si Ma'am Leila Dilima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung naano ko po. Peter, si Ma'am Leila Dilima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni Kuya tsaka gamit namin. Ano na lang, nakayuko lang din po ako sa ano na lang ni, tumayo na si Sir Bato at ginanon niya si Kuya na, ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair, the testimony that is given to us by Don Don, the PDL, is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpellate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. To the jail guards, Mr. Chair, if it's okay to question that. Yun po mga jail guards, pwede pong, ito, andito na sila. Okay. Nung pumasok yung mga police, paano nyo nalaman ng mga police sila? Mr. Chair, nalaman na po namin ng mga police yung parating sila dahil ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, so, may
nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? Yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortega, nagre-retero na, tapos si Ritana, yun yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Sir, yung sarhinto namin nagtanong kung meron bang search warrant. So, nung nakita niyo na may search warrant, inallow niyo pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil, ito yung sarhinto namin, sir, Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ang pangalan niya? Anong pangalan niya ni Sergeant? Ritana. Ritana, dito po. Mr. Sergeant Ritana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in. No? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So hindi binigay sa iyo yung search warrant? Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok na, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng alam, Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. So, yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Ritana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po. Pero kinuha nila, kinapkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan? Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi niyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Kaunti lang kayo? At marami sila? Yes. Okay. Saan mo nakalagay yung CCTV niyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin. Mr. Chair. Ang office niyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Pursahang pumasok lang yung mga polis. Di, yung may sinabi sila may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to, kasi hindi pinakita sa iyo search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung sinabi niyong nangyari. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo?
Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala? Wala po nakilala. So kayo hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang? Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa sa paa niya, saan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa, ha? Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako, nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila? Nakatakilid. So, takilid. So meaning, nakikita mo pa rin yung movement ng mga polis? Opo. Paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil naka-uniform sila eh. So wala kayong nakilala sa mga polis na nandun? May nakilala ako yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na? Oo, dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung polis na may pangalan na ano? Ano po? Kilala mo pangalan niya o namumukhaan mo lang na pulis siya o ano? Nakilala ko lang po siya yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Huh? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga. Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taka bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Eh, taka police siya, pero taka bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taka bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taka bye-bye din ako eh. Ah, taka bye-bye ka rin. Huwag mo na munang i-ano. Ah, okay, so, i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos na ng barilan? Opo. So nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya ba na nakatingin ka? Opo, nakatingin pa ko sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? Walo po. Walo. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa? Opo. Meaning face down? Nakahiga din, nakahiga mismo. Nakahiga? Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandiyan ako sa gilid eh. Because? Ano yan? Kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano ba? Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako mag-Bisaya? Sige. Hindi, si Congressman Kit Flores, Bisaya din yan. So, Bisaya ni mo. Sige. Bislak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid. Nag-atubang nila nga pa. Pag naghigda ka, nagtakilid. Nag-atubang ko nila. So ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas? Opo.
yung iba na cover mo ba or sila hindi nila makikita sa labas? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung naka-position in a way na makita mo lahat. Oo. Okay. Paglabas nila, dinala ba nila yung katawan ni Mayor Espinosa o iniwan nila doon sa selda? Iniwan sa selda. Iniwan sa selda. Okay. So anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa. Pagka humanato hitabo pagka pusod ni Mayor, tumubo nga tao gamay nagbunit matumisod siya sa silda ang usa ka mut niya na nagulit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oh. Okay. After that, anong nangyari? Kaumanyad to, nanggawas, tapos misod tong gamay yung tao nga manatong tumibutang sa armas, nagdasa armas, pagkaumanyad na, tagtaod, bigkuhan ng suko. So kasama na ng mga polis yung suko? Oh, pero Your Honor, sa wapan na misod sila, may naka-duty gihapon na nga polis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail? Kauban sa mga gwardiya. Kauban sa mga gwardiya. Kasama ng mga gwardiya? Oo. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawalan ng pilapangan anak nila. Pero gikan sa pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty na nga. So may assigned na police officer inside the jail cell? Oo. Of Mayor Espinosa? Oo. Anong function niyo din? Anyway, I'll ask the guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Dondon Palermo na may pulis na nakabantay din kay Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment? Yes, so may isang police officer doon? Apat po sila naka-augment noon. But at the time that the CIDG went, or nag-serve ng warrant, ilan yung pulis na iwan doon? Yung nakagubin po ay apat. Apat din. Yes, they're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga pulis na yun? Yung apat? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelido. Sina Piuto Biliuti, P.O.1. Ripasa, P.O.1. Vicente, at P.O.1. Morero. Okay, so, klaruhin ka lang, ha? Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So, pina-face the wall din? Kailan mo po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na nun? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask? Please proceed. Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi, sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, na police nilagyan talaga para sa security, tagdag diba? From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga police na yan? Wala akong kilala. Sergeant Retana, sa reaction ng mga police na nag-augment, kilala ba nila yung mga police na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So, wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So, hindi... Malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na polis? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung yes, paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din na siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami pinaluhod. So magkatabi kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong? Hindi po natanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that?
walang ganun na investigation? Hindi na po. And how about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, hindi mo ba in-interview yung mga pulis na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City sub-jail facility only on August 1, 2024. And that is after the fact, after the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? Ang November 5, 2016. So you weren't there when it happened? I was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from the jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident. Walang interview, walang investigation na nangyari. Wala po. Wala po kung galing sa jail guards. Pero may investigation din po sila sa kanila lang po. Yung sa mga police lang? Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation? Wala po. So inasa na lang nila sa mga police or something? Yes. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.